po dito sa mga adventures ng REU 8. Hello po sa lahat, magandang araw po. Ngayon po ay pag-usapan naman natin ang mga tungkulin ng mga manggagawa, alinsunod sa Section 4B ng Republic Act 11058, and its implementing rules and regulations. Bawat manggagawa, upang matiyak na ang pagsunod sa mga pamantayan ng OSH ay dapat 1. Sumali sa mga aktibidad sa pagbuo ng kakayahan sa kaligtasan at kalusugan at iba pang mga paksa at programa na nauugnay sa OSH. 2. Wastong paggamit ng lahat ng mga proteksyon at mga aparatong pangkaligtasan na ibinigay para sa proteksyon ng mga manggagawa at ng iba, katulad na lang ng PPE, machine guards at iba pa. 3. Sumunod sa mga tagubilin upang maiwasan ang mga aksidente o napipintong mga sitwasyon ng panganib sa lugar ng trabaho, gaya ng pagsunod sa mga safety procedures, operating procedures or wastong paggamit ng mga makina, pagsunod sa mga safety signs or mga babala na pangkaligtasan. 4. Sumunod ang mga itinakdang hakbang na dapat gawin sa mga kaso ng emerhensya, kasama ang pakikilahok sa pagsasagawa ng pambansa o lokal na mga drill sa sakuna. 5. Iulat sa kanilang agarang supervisor o sa ibang responsabling mga tauhan sa kaligtasan at pangkalusugan, gaya ng safety officer or ng occupational personnel ang anumang panganib sa trabaho na maaaring matuklasan sa lugar ng trabaho. Para naman sa Section C ng Chapter 3 ay ang tungkulin ng iba pang mga tao maliban sa mga manggagawa ng kumpanya. Sino mang ibang tao kasama ang tagabuo o contractor na bumibisita, nagtatayo, nagre-renovate or nag-i-install o nagsasagawa ng negosyo sa anumang pagtataguyod o lugar ng trabaho, ay dapat sumunod sa mga probisyon ng RA at IRR na ito. That's all po para sa tungkulin ng mga manggagawa sa ilalim ng Republic Act 11058. Sa susunod po ay tatalakayin naman natin ang tungkol sa mga karapatan ng mga manggagawa. In behalf of the Occupational Safety and Health Center at ng Regional Extension Unit No. 8, ito po si Engineer Ellen na nagpapasalamat. #Ligtas ang maingat.